Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang pahayag ni Donaire Sr. Pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So alam nga po nating lahat na si Nonito Donaire Sr. na ngayon ang nagsisilbing trainer ng isa pa nating pambato sa 118-pound bantamweight division na si former WBC interim bantamweight champion Reymart Gaballo. Talagang tinutulungan ng gusto ni Donaire Sr. si Gaballo upang makamit nito ang kanyang pangarap na maging isang ganap na world champion sa lalong madaling panahon. At kahapon nga lamang po ay na-interview si Donaire Sr. ng ating kaibigan na si Pau Salud ng Pauka Sports, kung saan nasabi ni Pau Salud na posibleng magtuo si Gaballo at Donaire sa hinaharap nang dahil sa kanilang mga ranking sa WBC. At dito nga po ay prangkang sumagot si Donaire Sr. na malaki daw talaga ang posibilidad na magtuos ulit ang kanyang anak at ang kanyang bagong boxer ngayon na si Gaballo. Dahil number one contender ngayon ng WBC bantamweight si Donaire Jr. Habang si Gaballo naman ay posibleng maging number 3 dahil matatanggal na si Jason Moloney sa ranggo matapos itong umatres kay Nonito. Paliwanag ni Donaire Sr. na kung maging champion ng kanyang anak tapos nasa sunod na pila si Gaballo, ay wala na daw silang magagawa dito dahil trabaho lang umano ito. Bukod dyan ay may trainer naman umano ang kanyang anak, kaya naman wala na daw itong samaan ng loob sa pagitan nilang dalawa. Sadyang trabaho lang daw talaga ito dahil may pamilya din umano siyang pinapakain. Oh, tap eh, si Donaire number 1, diwaga siya na yung... Siya number 1 ngayon, kami maring number 3 kasi wala na si Maloney doon. Have you thought about potential fights between Gaballo and Junior? Malaking posibilidad yun, maring mangyari. Kung siya ang champion, tsaka kung next in line naman si Gaballo, talagang kung wala nang... Paano yun? Okay lang? Ano naman to, trabaho lang naman. Kung saan na maglaban, hindi ko parin magka-coach. Tsaka may trainer naman siya. Alam niya na yun. Wala nang samaan ng loob. Akin to trabaho kasi may pamilya na ako pinapakain. Bukod dyan mga idol, ay kahapon lang din sumabog ang balita na inaprubahan na ng WBC ang World Title Final Eliminator Match sa pagitan ni Gaballo at ng number 2 contender na sinawa po kay Kanha. May record itong 57 wins with 47 knockouts at 2 talo lamang. Kaya naman hindi ito basta-bastang kalaban para kay Gaballo. Posibleng ganapin ang sagupaan ng 2 sa buwan ng Mayo ngayong taon. At ang mananalo sa kanila ay ang siyang automatic na magiging mandatory challenger para sa WBC Bantamweight World Title Belt. Kaya naman kapag naging matagumpay si Gaballo dito at nasungkit din ni Donaire ang titulo, ay sila talaga ang magtutuos na 2 sa ikalawang pagkakataon. At doon natin makikita ang Donaire Sr. versus Donaire Jr. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaibang laban ng mga Pinoy, lakas at dedikasyon ng armas na tinuon, kamaong nagbabaga ang sayo ay babaon, mga Pinoy na ating pambaga.